personal lang. Yung mga tao kasi na gustong maghari-harian, nagkakaroon ng disiplina. Pati na sa mga sa mga taong gobyerno, nagkakaroon ng disiplina. Natatakot sila kay presidente. Maganda sila malilate. Oo, maganda ang ginagawa ng presidente. So paano yung mga snatcher, mga ay naku, snatcher, mas mga maganda pa yung malibing na lang sila sa limot kaysa ro sa makulong. Magdudusa sila doon, naku, ang sikip-sikip na ng kulungan. Wala nang pagkukulungan. Kaya ang ginagawa nila ng mga pulis, mini-mistake. Tama lang yun. Para sa akin, tama lang yun. Para matigil na yung mga snatcher, hold-upper. So, masasabi mo ba malaki talaga ang diferensya, Manong? Ay, malaki ang pagbabago natin ngayon. Napakalaki. Oo. Ang hindi lang mabago itong traffic. Okay. Itong traffic lang ang mabigat na problema. Tama ka. Kasi hindi naman ito basta-basta masolve agad. Ay, oo. Hindi masosolve agad dyan. Pwera na lang kung magsiliparan ang ating mga sasakyan. Oo. Ang mahirap naman, pagka nagliparan, ako pagbubungguan din sa itaas. Sa itaas. Pagbagsak nila, tatamaan yung tao. Wala rin. Maganda na yung ano, katulad niyan, LRT, MRT, Skyway. Oo. Yan ang pinakamaganda sa lahat. Pagkaroon tayo ng double deck na Skyway. Kita mo yung dadaanan natin, ha? Skyway. Skyway. Oo. Ah, okay. Dadaan ko kayo sa ano, ginagawang Skyway. Pero nung kasagsagan, Manong, nung mga first 6 months ni President Duterte, ano? Admission sa loob. Ano? Ang feeling mo? Ang isang banda na kung bakit pinasuko yung mga tao na adik at saka pusel, pagkatapos eh ano, pinupuntahan nila pagkatapos eh, kinikiling. Away ka na? Oh, may pera ka pa? Patay ka ba? Patay ka, sabi ko. Wala ka na pamasahe. Sabi ko, wala ka na pamasahe. Ngayon, ikaw. Meron pa. Eh, hindi kasi ano eh. Matraffic eh. Meron. Yes. Pupunta sila sa Pasay. Pasay Rotonda. Pupunta pa lang ako. Andito pa lang kami sa top. Ah, sige, sige, sige. Oo. Tama, Bill. Ano? Oo, dalawang stick lang. Layups. Apo. Apo.
ganun manong apo-hapo. Ilan taon yun manong? 39. Wow. Oh, back to the issue. Back to mga topic natin manong na maganda. Ngayon talagang maganda ngayon dahil nga sa kasalukuyan ang tao nagkakaroon ng disiplina. Bibihira yun ang nagtatapon ng basura sa kalsada, yung mga naninigarilyo, kung maninigarilyo sila itinatago dahil pag nakita sila inuhuli. Pati yung mga nakahubad na mga nandiyan sa labas, sa kanto-kanto, huli rin. Huli rin. Kaya ang ukay-ukay, bentang-benta. Oo. Bentang-benta ang ukay-ukay ngayon dahil ano eh. Kailangan nakadamit. Kailangan laging nakadamit. Di ba nakaano sila? Amerikana sila. Diba? Kaya maganda. Maganda ang mga ginagawang ano ng presidente natin. Yung inom-inom ngayon, wala na. Wala na yung inom-inom doon sa ano, doon sa loob ng bahay ka uminom. Ito yung ano, ito yung park. Ano, Paco Park. Paco Park. The Paco Park. The famous Paco Park. Oo, Paco Park. Paco Park. Isa yan sa may nagko-concert minsan. Hindi, cementerio yan eh. Ha? Cementerio. Hindi man na mao ang park. I thought it was Salonita man yun ba? Ano yun ang park? Hindi, oh my gosh. That is Paco Park. I need park. To review my Manila orientation. Manila history and orientation. That is Paco Park Centenario. Pero we're very happy to hear, Manong, that the Philippines is going towards discipline, country, and people. Kung maaari nga lang eh, huwag nang paalisin si Digong hanggang sa siya eh, gusto niya. Oo, hanggat gusto niya. Kasi nasa kanyang mga pag-uutos yung ikinadisiplina ng tao. Ako nga eh, di mo ha, naninigarilyo ako. Pero, natatakot ang manigarilyo dahil nga doon sa, baka mamaya machempuhan ako. Eh, 2005, saan ako kukuha nun? Eh, ang hirap ng pasada. Biro mo isang stick lang, mahuhuli ka to. 2005. Eh di, ang mahal ng sigarilyo mo, 2005, isang stick lang. Eh di, huwag na manigarilyo. Naninigarilyo ako sa bahay. Ayun, katulad nung narinig mo. Ano, bibili kita sigarilyo. Sabi, okay ako, dalawang stick lang. Dalawang stick lang. Noon, stick everyday. Yeah. Mm-mm. Eh dito kasi hindi ako makapanigarilyo eh. Dahil mamaya nakita ako ng pulis. Eh makutongan pa ako. Makutong ka pa. Eh ang dami mga bangungutong na pulis. Maraming straight na pulis. Marami ring baluktot na pulis. Pero I think dahan-dahan na silang inaano rin. Oo, dahan-dahan diba? Na rin sila nadidisiplina. Oo. Then, mahirap din na walang trabaho. So, masasabi natin na sarap-sarap na nga ng buhay nila, lalaki ng sweldo nila. Masasabi natin na mayroong pag-asa. May bagong pag-asa malaki. Ang Pilipinas. Oo, malaki. Ang wala na lang kapag pag-asa itong traffic. Ang traffic na lang talaga, oo. Mga kapatid, ang walang pag-asa. Pero kung may pasensya, ay, may pag-asa sa traffic, yun lang po.
Basta may pasensya. Aabot ka rin ng bahay kahit alas 12 ng gabi. Mm-mm. Matutulog ka ng 3 oras. Aladali, nangitati mo. Wake up ka na naman. Paano manilita? Naku, ano ba nangyari? Ma, diri tatong na si Pop. Ma. Really? Yeah, di agad talaga sa mga. Oh, yeah. Na. Were we there? Yeah. Ito ang Quirino Avenue. Quirino Avenue. Dadaan tayo doon sa San Andres, Singalong, Vito Cruz, Arellano, Sobel Rojas, mm-hmm. and then Osmeña. Mm-hmm. Pagkatapos EDSA, kasi kung doon tayo dadaan sa Rojas, sobra-sobrang malayo na, iikot pa tayo sa Magallanes na kanon bago tayo pumunta sa Makabayan. Sa Makabayan. Kaya dumaan na lang tayo dito. Maganda rin ang ano, maganda rin ang daan dyan sa Osmeña. Mm. Ang kaso nga lang, maraming truck na malalaki. Kaya nagkaka-traffic.